Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nagpapabigay po sa inyo. For me? Nagulat naman itong si Moira nang may kumatok nga dito sa kanyang room. At nang buksan niya nga, ay nakita niya nga itong rider na may hawak na bulaklak at tsokolate. At sabi nga dito ni Moira na kumpara kanino. At dito na nagtataka na sinabi ng rider na para daw sa kanya. Subalit ay hindi naman talaga para kay Moira iyon dahil ang umorder nga noon ng bulaklak at tsokolate ay ito nga si Dr. Tanyag para sana dito naman kay Lyneth. At dahil tinanggap nga ito ni Moira at buksan ito ngang letter, nagulat naman ito nang mabasa niya nga ang pangalan na RJ. Dahil kilala niya nga, dahil kapangalan nga ito ng kanyang asawa. At dito na yan magdududa kung bakit bibigyan ni RJ ng tsokolate at bulaklak ito namang ina ni Analyn na si Lyneth. Samantala, nagtatalo naman itong si Dr. Tanyag at itong si Michael. Ipinagtataka din ni Dr. Tanya kung paano nga napunta doon itong si Michael na private event nga daw itong kanyang pinareserve. At nagtanong naman itong si Michael na paki mo ba? At dito na sinabi ni Michael kay Dr. Tanya na gumagawa daw ng paraan itong si Dr. Tanya na masulong nga daw itong si Lyneth. At sumagot itong si Dr. Tanya na kung ano nga daw ang isipin ni Michael ay bahala na nga daw ito at iniwanan na nga ni Dr. Tanyag ito namang si Michael. Samantala, dito naman tayo kay Lyneth. Dahil hindi inaasahan, ay parang may tumulak nga dito kay Lyneth na kung sino. Baka si Zoe nga ang tumulak dito kaya naman nahulog nga ito dito naman sa swimming pool. At habang nagkakape naman ito nga si Dr. Tanyag, natanaw naman niya na may nalulunod nga sa dikalayuan ng swimming pool at dito niya napagtato na ito nga si Lyneth. At humihingi nga ito ng tulong dahil hindi nga ito marunong lumangoy. At dali-dali naman na tinungo ni Dr. Tanyag itong kinaruroonan ni Lyneth na nalulunod na nga ito. At sinagip na nga ni Dr. Tanyag. At dito naman yan ipagtataka ni Moira na kung bakit sa lahat-lahat at ito pang si Dr. Tanyag ang nagsagip dito kay Lyneth at i-mouth to mouth nga niya ito. At dito na rin yan, susulpot bigla ito namang si Michael kaya magkakagulo na yan. At kung tuluyan na nga bang mabunyag ang sikreto dito ni Dr. Tanyag na may lihim ngang pagtingin siya dito kay Lyneth at ganoon din naman itong si Lyneth. Samantala, hinamo naman ni Zoe itong ang si Analyn Santos na pakunwari nga daw ito ay hindi mag-swimsuit at nang hilain na nga ng kanyang kasamahan sa epek itong ang suot-suot ni Analyn ay dito naman lumantad na naka-swimsuit na nga itong si Analyn at handang-handa na nga makipagkarera dito naman sa swimming pool. At dito naman na inisagalit itong si Zoe dahil tila nga ay mas maganda ang hubog ng katawan dito ni Analyn kaysa kanya. Kaya yan ang ating patuloy na aabangan dito sa mainit na episode at mas pinapaganda pa sa Abot Kamay na Pangarap dahil lumalaban na nga itong si Lyneth dito nga kay Moira. At lalo pat natamaan nga ni Moira itong ang si Analyn nang hampasin sana niya ng buko. Ito namang si Lyneth at nagkataon dito kay Analyn tumama. Kaya yan po ang ating patuloy na aabangan dito nga sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at huwag niyo po sanang kalimutan i-like ang video na ito. Yan po.